ito rin po yung paanyayang ipinamanik ni Jesus. Sa pamagitan din po ni San Pablo, sa ikalawang pagbasa ni San Pablo, ni Georges Mayano, sa mga kapatid na mananampalataya ng Corinto. So ito po isulat sa mga taga-Corinto. Bakit? Kasi divided, nagkahati-hati. Anong sabi ng iba? Kay Apollo ako. Anong sabi ng iba? Kay Pablo ako. Anong sabi ng iba? Kay Kristo ako. Anong sabi na panyaya na ipinamanig ni San Pablo? Nahati ba si Kristo? At maging bahagi ng ating pagkilos, ng ating pananampalataya, sana po, isang pananampalataya na siguro po ay bigyan natin ng diin na kung saan ay tayo ngayon ay nakikita natin na tayo nahati. Kasi kapag sinabi natin pananampalataya bilang makatulit ng Kristiyano, ay mayroon tayong pinaniniwalaan. Kaya lamang, ay kumisang sabi na natin, kaano ba tayo kalapit sa liwala? Alin bagay yung malaki? Yung anino o yung liwala? At isa po sa mga usapin na dapat natin bigyan ng pansin ay ang patuloy na paanyaya ng simbahan sa pagputol natin sa pagbabalik ng kaparusahan ng kamatayan. No to death penalty. Bagamat po nabigyan na ng pansin ng ating kagalang-galang ng obispo noong Pasko, yung ilang mga puntos na napakahalaga po sa ating pagtutol, kasi ito yung pamantayan ng ating pananampalataya, hindi tayo sumasang-ayon sa pagpaparusa ng kamatayan. Bakit? Kasi ano ba yung ating pinanaligan? Una, ang kahalagahan ng buhay. Yung isang dakilang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ang biyaya ng buhay. Na hindi ito pwedeng kunin ng sino man. Ito yung bigay ng Diyos. At ang tanging lamang pwedeng kumuha rito ay walang iba kundi ang Diyos. Bahagi ho na kung saan ay pinahalagahan natin ang buhay ng tao. Ang sabi nga ay pagkatataon na kung saan ay itinuturo din ang ating pananampalataya, no? Kaya nga yung ating pamantayan ay alin, mula noon sa pagtutol natin sa abortion hanggang noon sa euthanasia, marsikili, kasama na rin dyan ang pagpagbigay ng parusa ng kamatayan. So, bakit? Kasi ito yung bahagi saan maliwanag at nakatugon no, ano? Sa ikalimang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Ay siguro sabihin natin ay hindi naman kami paano lang pumapatay. Ang Estado ang pumapatay. Who give the power? Tayo. Tayo nagbibigay ng kapangyarihan sa Estado. At ang sinasabi ng simbahan, bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, huwag bigyan ng kapangyarihan ang Estado na kumitil ng buhay ng tao. Bakit? Napakahalaga yung buhay ng tao. Pangalawa, bakit ngayon tayo binibigyan ng pagtutol? Sakayo na rin po sa panyaya sa atin yung ating kagalang-galang na obispo. Ang pagbibigay ng kamatayan, kaparusahang kamatayan, ay hindi solusyon. Ito ay isang problema. No? Problema ito. Hindi ito ang solusyon sa problema na hinaharap natin. Yung mismong pagbibigay ng kamatayan alin, it is a problem. Bakit problema? Kasi laban ito sa una nating pamantayan, ano yun? Yung pagkapahalaga sa buhay ng tao. So, hindi ka pwede magbigay ng isang solusyon na problema. No? Sino ba lang magbibigay ng solusyon at ang binibigay mong solusyon ay problema? Later on,
magkakagulo ka lalo. Kasi siguro sabihin natin ngayon, Father, para pagtanda yung gumagawa ng masama, ay hindi parusahan, pero hindi ang pagbibigay ng kamatayan. No? Parusahan, pero hindi ang pagbibigay ng kamatayan. And we must remember na kapag binigyan natin ng kapangyarihan ang gobyerno ng pagbibigay ng kamatayan sa bawat daraan na pinarusahan ng kamatayan, ay culpable tayo. We become part and partial. Halimbawa po, mayroong isang pinarusahan ng kamatayan, sinisensyahan ng hukuman. Pinayagan natin ngayon ng Kongreso na ipataw ang kamatayan. At bawat tao, no, ay pananagutan natin sa harapan ng Diyos ang bawat tao na ilalagay doon para parusahan ng kamatayan. Their blood will be in our hands. Bakit? Tayo nagbigay ng kapangyarihan eh sa gobyerno na magpataw ng kamatayan. Kaya hindi pa pwede sabihin natin na hindi ako kasali dyan, Father. Hindi. Madudumisa ng ating mga kamay sa pagbibigay natin ng kaparusahan ng kamatayan. Kapag pinayagan ng Kongreso na magpataw ng kamatayan. So bahagi ho, bahagi po na ito ay bahagi natin na ipagdarasal natin. No? Bilang mga mananampalataya Kristiyanong Katoliko, sabi nga natin ay gaano ba tayo kalapit sa liwanag sa usapin na ito ng pagtutol sa pagbibigay ng kaparusahan ng kamatayan. Kung ang mga tao ay bahagi na makita pa. Pangatlo, ay alin, maging maliwanag sa atin na siguro sabihin natin, nasaan ang katarungan? Huwag kayo mag-alala. May bibigay yung katarungan. Bakit? Alam natin sa kabilang buhay. Kaya mayroon tayong purgatory. Kaya mayroon tayong purgatory. Diyan, i-extract ang anumang pagkukulang na hindi na ibigay noong siya'y nabubuhay sa daigdig na ito. At maliwanag ko na doon, tama lang yung kaparusahan na ipapataw sa sino mang nagkasala. Kung siya rin ay nananalig sa harapan ng buong ni Kamal, at mayroon pa tayong impyerno para doon sa mga hindi nagsisisi. Ano? Kaya, hindi umakakawala. Kapag pinag-usapan natin ay ang pagkakamit ng katarungan. Sabagat, sigurado pong hihigupin ng Diyos sa bawat sino man sa atin ang tungkol sa katarungan. Maliwanag po yan sa itinuturo ng simbahan tungkol sa impyerno, purgatorio at langit. Ibibigay ang karapat dapat mapawat sa isa. At yun ay siguradong hindi magkakamali. Sabi, hindi pwede magkamali ang Diyos. Kaya ito yung panyaya na kung saan pinamamanin ko natin. Kaya nga po, mamaya ako pagkatapos ng misa, ay meron tayo tinilaga na umaari po ay pakipirmahan. Pakipirmahan niyo po yung kapirasong papel na nagpapahayag ng pagtutol natin sa pagbabalik ng kaparusahan ng kamatayan. Hindi po yan para patasikin, no? Kasi may mga nabalita na kapag papirma yung simbahan, si San Pedro at saka yung salanggap na nakalagay ay para daw patasikin ng presidente, ay hindi po natin trabaho yun. Ano? Ang trabaho natin ay makita yung liwanag, yung dakilang liwanag na sa Jesus, yung turo ng ating pananampalataya.
Alin nyo, yung higit ng pagpapahalaga sa biyaya ng buhay. The inalienable rights to life. Na tanging Diyos lamang ang may kapangyarihang magbigay at bumawi nito. Walang sino man na tao ni ang gobyerno na may kapangyarihan na kumitil ng buhay ng tao. So, ang kumpanya ay pakipirma po at ipapadala po natin yan sa ating kongresista para maipahatid natin yung ating kagustuhan na huwag ibalik ang kaparusahan ng kamatayan. It is our Catholic duty. Pagpapaliwanag po natin na alin na ito yung liwanag na tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay sa Kristo na iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawag-tawag siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria Virgen, ipinagpakasakit ng Diyos sa Pilato, dinapos sa krus na namatay at ibig, nanawag sa Rona ng mga yumao. Pagkatumaraw na buhay ng maguli, umakyat sa lahat, nalukob sa amin Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at parinig ka at tungkol sa mabuhay ng patayatao. Sumala sa palatay ng manapon sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa batura ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tao, at sa buhay ng mga hanggan. Amen. Ang Diyos Ama ay patuloy na nag-aanyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Bilang mga tagasunod niya, buong pagtitiwala natin sabihin sa Kanya, Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari at relidoso, ay patuloy na maging matapat at matatag sa kanilang misyong ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Nawa ang mga pinuno sa buong mundo ay magkaisa upang tugunan ang mga sobiraning pinakaharap, terorismo, kahirapan, korupsyon at kalamidad, upang ang mga tao'y mamumuhay ng matiwasay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Nawa ang mga taong nabubuhay sa alino ng kasalanan at paghihirap ay makaranas ng tuwa at galak sa na nagmumula sa pagbabalik loob at sa pagtanggap ng sakramento ng kumpisan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Nawa ang mga kabataang nagnanais sumunod kay Jesus ay tumugon sa paanyaya nitong maging katuwang sa pamamalakaya ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Nawa ang mga may sakit at karamdaman ay makaranas ng pagpapagaling mula sa Panginoon sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong at kumalinga sa kanila.
manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Panginoon, maaway, sinugo mo ang iyong anak upang maging ilaw at maligtas sa kami. Naway makinig kami sa kanya, maisabuhay ang kanyang turo at may bahagi muli sa iba ang magandang balita na aming tinatanggap. Niri namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin itanggap ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikap, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo at tumutulong upang kaligtasan ng iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng isang katawan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutuwas tanan. Ang sumo mong anak ay naging di na iba sa amin upang bagamat di mo tinuruan, tinularan ang aming pagkakasalabahan.
pagka masubayin. Iloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang dili mong anak at kami tumayan mo na may pag-ibig na tulad ng pagkatao mo sa kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mali o nagpapanumbalik na muli sa amin ang iyong katiyakan ng iyong pagtingin na aming iwinaksin ng ikaw ay aming masubayin. Kaya kaysa ng mga anghel sa siawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kita. Hinaghati-hati niyo yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipat. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Iisinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at ibon ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayon simbahang laganap sa buong daigdig. Kusmisin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francis, ni Benaventura, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga bumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan panindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Virgen Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kalalaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Upang tunay tayong liwanagan ng liwanag ng ating Panginoon na Jesucristo. Si Jesucristo.